We praise your holy name, Lord. We praise your wonderful name. Thank you. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa maraming bagay. Come on, let's thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory, hallelujah. Thank you for everything, Lord. We bless your holy name, wonderful name of Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for saving us. Thank you for blessing us with your kingdom. Thank you, Lord, for making us join together with Christ. Thank you, Lord, for everything. Thank you for using us to win more souls. Thank you for blessing our family, our loved ones, our friends. Thank you for saving them. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We bless your holy name, Lord. Praise God. Sino po may kahilingan sa Panginoon, lift your hands to God. Lahat na may prayer request sa Panginoon, lift your hands to God. Sige, sabihin niyo kung ano yung inyong request sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Now begin to thank the Lord again. Let's thank the Lord. Hallelujah. Let's thank and praise His holy name. We receive it, Lord. We receive it, Lord. Come on, let's thank the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, hindi pa namin nakikita. We believe that we already received, Lord. We received the answer of God. And we thank you. We praise you, Lord, for you are a good God. You're worthy to be praised, worthy to be glorified. You are the King of Kings, Lord of Lords. Ikaw ay hindi nagbabag. You're the same yesterday, today, and forever. At sa umaga ito, Lord, we thank you for blessing our lives. We are anointed and blessed to be a blessing. We receive your anointing of wisdom and revelations for the glory of your name. And Lord, we believe and receive your words. At sa aming puso, pasukin mo, Panginoon, papasukin mo salita, and our hearts will be filled with spirit of wisdom and revelations. And we will be filled with your life coming from your eternal word. Hallelujah, for your word is spirit. Your word is life, and your word is alive. It is sharper than any two-edged sword. Bumapasok, bumabuon sa aming pagkataon loob, sa aming kaluluwa, tago sa aming espiritu, Panginoon, magi sa aming mga physical na katawan. It will heal every sickness and disease, Lord. Aming mga katawan, thank you, Jesus, ang mga nanghihina, ang mga physical na katawan will be strengthened by the power of your words. Lord, our bodies will be filled with life, will be filled with the anointing of God. Panginoon, upang lusawin, tunawin ang lahat ng sakit at karamdaman. And Lord, we thank you, Lord, covering us, protecting us with your glory, with your anointing that covers us. Laban sa mga sakit karamdaman sa labas, every sickness, every germs that touches our body dies instantly in the name of Jesus. For the life of God that dwells in us is more powerful than any sickness and disease. In the name of Jesus, we declare victory, Lord. Laban sa COVID, we declare victory laban sa lahat na sakit karamdaman. Jesus took our sicknesses and carried our diseases 2,000 years ago. At ganun din aming mga kasalanan. And by your wounds, by your stripes, Jesus, we are healed. Thank you, Lord. We are healed. We receive the answer, Lord. In Jesus' name, be all the glory. Amen, amen. Bago tayo po sabihin niyo sa inyong katabi, ituro niyo, sabihin niyo, kapatid, hindi ka alis sa lugar na ito na hindi maaring hindi ka pagpapalain ng Diyos. Paglabas na paglabas mo lang sa gate mamaya, after the service, you receive the blessings of God. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, this week, you will receive surprise blessing from the Lord in Jesus' name. At sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, kitang-kita ko ang ebidensya sa iyong mga mata na nagniningning, may kagalakan, masayang-masaya, dahil ikaw ay mukhang bagong gising.
Amen. Lahat ng mga artistahin, sumigaw ng hallelujah. Amen. Makakapunpun tayo lahat. Palakpakan nga natin isa pang Panginoon. Praise God. Praise His holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kahapon na balitaan ko na ito palang kapitbahay natin, nadali yung dalawang kapatid, ano, ng COVID. Eh, nag-iisip ako, sabi ko, baka sarhan itong Lopezaina, no? Kasi malapit sa atin. Eh, praise God, buti hindi. Nung isang araw pa pala yun. Kaya lang, yung hindi nadali, maghihintay pa ng 14 days. Sinwab yung isa, eh okay daw, eh kaso 14 days pa. No? So, ingat tayo mga kapatid, at don't forget to wear your face mask at saka face shield. Praise God, salamat po. At kahapon ay doon ako inabutan ng birthday ko sa wedding. Nagkasal po ako sa Tagaytay kahapon. No? At purihin ang Panginoon sa magandang panahon. Bagamat suminting ang init ng araw, nakatapat sa akin ang araw. No? Eh, salamat din, purihin din Panginoon dahil hindi umulan. Umaraw na, wag lang iuulan. Kasi garden wedding yun sa magandang kasalan sa Tagaytay. Ang Panginoon, at umuwi kami ay gabing-gabi na, natulog ako for 4 o'clock. At yung pong mga nagdala ng pagkain sa bahay, marami po salamat. No? Kay Brother Mark, Sister Josie, at kay Sister Lee, Brother Baby. At doon sa mga bumati sa akin kapo sa ano, naka-private po kasi yung account ko, pasensya na po kayo. Pero tiyak natanggap ko yung inyong mga greetings, ano? Kahit hindi mag-post doon sa aking timeline yung mga greetings do, pero makikita ko yon sa pagkinlik ko. Ang bantawag doon. At iba sa Messenger. Maraming salamat sa mga pagbati nyo sa birthday ko. Hindi ko pa po na bubuksan yung mga nag-greet. Ano? Kaya mamaya bubuksan. Very busy kami. At sa Wednesday, meron na naman akong ikakal dito naman sa church. Ano? Kaya praise God. Very busy po kami ito yung nakaraang week at hanggang ngayon for preparation doon sa another na ikakasal. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito, sino po naniniwala that God is a good God? Amen. Sino naniniwala na kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, anumang iyong hilingin, according to His promises, ay ibibigay ng Panginoon. Amen. Parang kakunti yata ang nag-amen. Sino naniniwala ibibigay ng Panginoon? Okay. Pag hindi nangyari, hindi dumating, hindi binigay Panginoon, something is wrong. Something is wrong, hindi sa Panginoon ang pagkukulang. Sabagat sabi sa Bible, ang nasa ng Panginoon ay to bless us, no? To prosper us, magdala ng success and victory sa ating buhay. Lahat ng pinakamagandang naisip ng Diyos na magagawa ay para sa atin. At minsan, dumadaan lang tayo sa pagsubok, sa mga tests and trials. At meron naman sure sa Panginoon that we will overcome every test and trials na darating sa ating buhay. Basta huwag ka lang kakalas sa Panginoon. Ngayon, may mga promise of God. Kilayin natin na nanampalataya tayo. May mga prayer tayo sa Panginoon. Hanggang ngayon, hinihintay natin na mangyari. Yung iba na-receive na. Yung iba, tagal na, hindi pa na-receive. Pag matagal na hindi na-receive, then something is wrong. No? Hindi sa Diyos ang pagkukulang, minsan na sa atin. At sa umagang ito, yan po ang aking tatalakayin. No? Meron kasi mga principles or laws of faith na minsan ay hindi natin napapansin o nakikita sa Bible. At minsan, ilang beses na ituro sa atin, pero hindi naman natin na-i-apply or napapractice. No? At ang paksa po natin sa umagang ito, papaspasa ko na po,
title ay The Power of Focus. The Power of Focus, ang kapangyarihan ng focus. Tinitingnan ko sa Tagalog yung focus ay focus din, ginawa lang P yung F. Focus. So, walang Tagalog talaga. Ang kapangyarihan ng focus, the power of focus. Bakit sinabing power of focus? Because there is great power, no? When you focus, kapag ikaw ay nag-focus sa isang bagay, at kapag ito ay hindi mo inalis ang iyong focus, and you believe it with all your heart, and your heart is fully convinced that it is true and it will come to pass, then you will receive the answer. You will receive the design of your heart. Yun ang kapangyarihan ng focus, na marami, kahit maging sa mga Bible theologians, minsan hindi nilang nakita ito sa Bible. And we are so blessed na we have the Holy Spirit dwelling in us and dwelling in the midst of us, na siya nagtuturo sa atin lahat ng bagay. Minsan nakakahadlang sa revelation ng Holy Spirit sa mga churches. Eh, remember this, mga kapatid, ang Holy Spirit, ang design niya is always to reveal Himself and always to reveal the principle of God's kingdom. Gusto niya laging maintindihan natin, ma-bless tayo ng wisdom and revelation. Pero ang problema, may mga churches, no, who don't believe na ang wisdom and revelation anointing ay nasa church pa hanggang ngayon. Even though signs, wonders, and miracles and the gifts of the Spirit ay nasa church pa ngayon, hindi sila naniniwala. Ang tawag dyan, mga cessationists. Tapos ng miracles, tapos ng healing. Cessationism was invented by John Calvin. John Calvin ang nagpasikat ng tinatawag na Calvinism, doctor ng theology, and doctor of Calvinism. At alam natin yan na kontra yan doon sa ating paniniwala. No, hindi na ako magpapalabok dyan. So, siya rin yung nag-invento ng tapos na ang himala. Sa Calvinism, sundutin ko lang konti. No, na ang belief nila, ang Diyos namili ng ililigtas. Namili, siya ang mamimili. Pag inalampasan ka, hindi ka napili, sorry na lang sa'yo. You will go to hell. But that's not in the Bible. Sa Bible, sabi sa Timothy 2:4, it is God's desire that all people be saved. So, hindi namimili ang Diyos. Ang Diyos, ginawa niya ng solusyon, ang kaligtasan natin, gumawa siya ng paraan to redeem us from hell. At alam na natin yan, yan ang cross ni Jesus. Jesus died on the cross and paid the price of our sins. And He was resurrected after 3 days and 3 nights. At yung effect, yung power ng kanyang ginawa, ay maa-apply lang ito sa tao na lalapit kay Jesus and will believe and receive Him to be His Lord, God, and Savior. Doon lang maa-apply yan. Pag ayaw lumapit ng tao, hindi maa-apply. So, hindi namimili ang Diyos. Ang Diyos lagi welcome. Sabi ni Jesus, lahat na lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Ito ang panahon na welcome lahat ng tao sa kaharian ng Diyos. But the problem is, hindi lahat ng tao naniniwala, hindi lahat ng tao lumalapit sa Panginoon. So, yan ang Bible. At talagawin ng Diyos, natapos sa proseso ng kaligtasan, tapos na ang tao na ang hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya at piliin siya. Yun ang biblical. Tayo ang pipili sa Panginoon. At yan ay karapatan natin, binigay sa atin ng Diyos, sapagkat nung likhain ng Diyos ang tao, God gave man the freedom of choice, or yung tinatawag na free will. Tayo ang mga nilikha nila lang ng Diyos na mga free moral agents na pwedeng pumili. Ang mga angels hindi binigyan ng ganyang pribilehiyo na pumili. Tayo, pagsablay ang pili natin, pwede nating ulitin yung pagpili as long that you are still alive. No? Pagsablay ang pili mo, napili mo yung mali, pwede mong baguhin ang pagpili mo. Kaya nga,
Cain nag-offer ng sacrifice, ang in-offer niya hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon kasi mga pananim. Ang in-accept niya kay Abel. No? At nagalit si Cain. Pinatay niya si Cain. Eh sabi ng Panginoon, bakit mo pinatay niya yung kapatid? No? At ipaparaphrase ko lang para maliwanag ang point ng Panginoon, bakit mo pinatay? Kung nagkamali ka man, pwede kang umulit. Pwede mong ulitin ang pagkakamali. Kung mali ang offering mo, pwede mong ulitin. Laging may chance while we're still alive. No? Ang mga angels, walang ganyan eh. Hello? Ang ginawa ng mga angels, in-exercise nila ang choices nila, although hindi wala silang legal right na gawin yon, gaya ni Satan, no? Pinili niya na kalabanin ang Diyos, pinili niya na magkasala, isinama niya one third of angelic host, hindi na sila makabalik sa Diyos. Wala silang gift na repentance. Repentance is also a gift. Yes. Wala silang spirit of repentance. Wala silang gift of repentance. Hindi sila pwede magsisi at hindi na sila makakabalik sa Diyos. Isang kasalanan lang yun. Same with those 200 angels na, again, nagrebelde sa Panginoon sa Book of Enoch, recorded doon. At tinutukoy doon yung Genesis chapter 6. No? Although hindi na kasama sa canon, sa kabuuan ng Bible, ang Book of Enoch, dahil pinatanggal na Roman Catholic Church yan sa isang council, no? Kaya nawala sa Bible. Pero, kahit wala sa Bible, maraming theologians consider the Book of Enoch as historical book. As historical book. At recorded doon, 200 mga fallen angels na nakiatid sa mga anak na babae ng tao at ang naging anak nila, offspring nila, mga giants. Hindi lang doon sila nagkasala sa tao, kundi maging ang mga animals ay inanakan din nila at naging offspring ay half human, half animals, and they are now those demon spirits, mga disembodied spirits. Kaya pala yung mga sa Egypt, yung mga empire ng unang panahon, civilization ng unang panahon, marami sila mga gods and goddesses. At pag tinignan nyo yung history nila, ano yung mga gods and goddesses nila? Madalas, ginagawa nila ng rebulto, half human, half animal. Di ba dito sa atin eh, nauso nung araw, tikbala, half horse, half human. Meron pa nga kapre. So those are demon spirits. Sila yung naging demon spirits ngayon. Hanggang ngayon ay nasa planet Earth. Hindi sila may ikulong pa ng Panginoon at pakalat-kalat pa sila kasi dito sila pinanganak sa planet Earth. Yung 200 fallen angels na nag-rebelde sa Diyos, no? Bukod pa yung kay Satan, ay ikinulong ng Panginoon sa Tartarus, sa ilalim ng mundo. At sabi ng ibang mga theologians, ay probably baka doon sa Antarctica, sa malamig na lugar, na madalas nag-earthquake. Tinyeng, tinanikalaan doon yung 200 angels, fallen angels. Okay, hindi yung topic natin. Punta na tayo dito. So, yun ang problem. Kaya ako nabanggit yan, maraming mga churches hindi naniniwala, no? Na ang Holy Spirit ay nagbibigay pa ng kaloob sa church, meron pa miracles, walang inalis sa Panginoon, at ang Holy Spirit ay nagbibigay ng Spirit of Wisdom and Revelation na ang kapahigas sa salita ng Diyos ay binubuksan ng Panginoon kapag tayo nag-focus. At ang mga promises of God nire-release, binibigay sa atin at nagkakatotoo kapag tayo nag-focus. Kaya ganyang kahalaga ang tinatawag na the power of focus ang ating pumpaksa, the power of focus. Now, once na ikaw ay nag-focus sa isang bagay, whether it is good or bad, it will come to pass. May ganyang kapangyarihan po ang tao. No? Kung sa ka mag-focus, yun ang makukuha mo. May kasabihan, what you see
is what you get. Sabihin po natin, what you see is what you get. Pumikit po tayong lahat, pikit. Sabay-sabay, 1, 2, 3, close your eyes. May nakikita po ba kayo? Wala. Ngayon, habang nakapikit ang mata, no, walang magmumulat, may babanggitin ako. Kabayo. Nakikita niyo po ba ang figure ng kabayo? Lahat na nakakita, magsabi amen. O, pikit ang mata, ha? Aso na galing Japan, malagong-malago ang balahibo, kulay puti. Nakikita niyo yung image? Sino nakikita? Magsabi amen. Habang dinidescribe ko, nakikita niyo, ano? Aso na nasa Pilipinas, na matagal na hindi pinapakain ng amo niya, pumayat ng payat, kita yung parilya niya, tapos nakakalbo ang buhok niya, tinubuan pa ng galis ang katawan, at napaknet ang balahibo, nagkaroon ng galis ang katawan, at pagkatapos lumapit sa inyo, at inakap kayo bigla. Nakikita niyo po ba yung image na dinidescribe ko? Lahat nakakita, magsabing amen. Amen. Kaya sa panaginip, nagkakaroon tayo ng panaginip eh. Nagpo-form yung mga images, may mga panaginip na galing sa iyong sarili. Kinaiisip mo, at minsan yung desire ng heart mo, napoproject sa dreams. At meron din namang mga dreams na galing sa demonyo, nightmares. At meron din namang mga dreams na merong message from the Lord, galing sa Panginoon. At consider ko tawagin the night vision. Vision sa ating gabi. Marami tayo niya. Na ang Diyos ay nagpapakahayag through dreams. Sinabi sa Bible na kapag ikay ay tulog na, saka ang Panginoon ay magsasalita. Bakit? Salita ng salita ang Panginoon, hindi natin marinig kasi very busy ang ating mga physical bodies, ang ating mga soul, mind, will, and emotion ay ang daming iniisip, very busy sa mga bagay sa libutan. Then ang Diyos, hindi natin marinig minsan kung magsalita. Kaya ang gagawin ng Panginoon, hihintay niya na tayo makatulog, and then God will speak to us through our dreams. Madalas ganyan nangyayari. Kaya mahalaga na marunong tayo mag-interpret ng dreams at kaya ituturo sa atin ng Holy Spirit habang tayo lumalago sa Panginoon. Now, ano yung focus? Napansin nyo na yung mga naglilihi, yung mga naglilihi, alam ba pakiramdam mga naglilihi? Sino ba paglilihi? Pag may napaglinhan sa isang bagay, ang kanyang pag-iisip, laging nandoon. Nakaamoy siya ng suma sa kapitbahay. Buong maghapon, isang linggo na, hinahanap-hanap niya yung suma. Lagi yun ang laman ng isip niya, yung suma na yon, suma na yon, suma na yon. Bandang huli, nung siya nanganak, may balat yung anak niya na parang pinulupitan ng pambalot ng suman. Nagmamark sa mga babies, no? Totoo yung mga lihi. One time, may tinanong ako, Manigod, basta totoo ba yung paglili? Ay, huwag ka maniniwala doon, Brad. Pamahiin lang yun. Then, nabasa ko sa Bible, nung si Jacob, mag-ahati sila ng kanyang biyanan ng mga hayupan, nagkasundo sila, sige, sa biyanan niya, yung pong batik-batik, akin. Pag may pinanganak ng batik-batik, akin, pag plain color sa inyo, okay. Ginawa, inutakan ni Jacob. Kasi ilang beses niloko ng biyanan niya. Ginawa niya sa painuman ng mga hayop, nagtusok siya ng mga bakod na kahoy na tinalupa niya ng batik-batik. At yung mga hayop na naglilihi, habang umiinom doon, nakikita yung mga batik-batik. Kaya nung sila'y nanganak, batik-batik. Paano nangyari yun? Kung yun nangyari sa hayop, lalo na sa tao,
See? Kaya tayo, ang puso natin parang camera. Kung saan nakafocus yan, you will get what you see. What you see is what you get. At maging si Job, basahin yung Book of Job. Basahin nga natin. Madalas ko binabang ito sa Bible study. Bagat hindi itong teksto natin, dito tayo mag-start. Maging si Job, naranasan niya yan. Sa Job chapter 3, verse 25. Sabi sa Bible, chapter 1 pala, si Job was a righteous man. Hindi siya babaero, hindi siya magsugal, hindi siya maglalase. Mabait si Job. But one thing, isang bagay lang, nagkulang si Job bandang huli. Nagkulang silang pananampalataya. Kaya basahin nyo ang Heroes of Faith sa Hebrews 11, hindi nakarecord ang pangalan ni Job. Yung mga nagtagumpay sa pananampalataya, si Gideon, David, Samson, no? Jephthah, yung mga Heroes of Faith nandun. Pero hinahanap ko si Job, wala. Pag tinignan natin ang Book of Job, chapter 3, verse 25, ito po sabi, what I always feared has happened to me. Kung ano yung palagi ko kinatatakutan, ay nangyari sa akin. What I dreaded has come true. No? Kung ano yung pinag-aalala, kung ano yung kinatatakutan ni Job, ay siya nangyari sa kanya. At itong karanasan niya, verse 26, I have no peace, no quietness, I have no rest, only trouble comes. Wala siyang kapayapaan, natatakot siya, nagwo-worry siya, at mabasa natin yan, yung damdamin ni Job, sa pasimula pala ng chapter ng Job, na si Job daw ay everyday offer ng animal sacrifice sa Diyos para sa kanyang mga anak, dahil baka itong mga anak niya may ginagawa kalokohan, ay paluin ng Diyos, kung anong mangyari. Kaya worried siya, natatakot siya. Kaya everyday offer siya ng offer ng animal sacrifice. Kaya yung kanyang offering is not offering by faith, kundi offering na galing sa kanyang fear. Ano mang offering natin sa Diyos na hindi offering of faith, hindi tinatanggap ng Panginoon. Kaya nagkaroon tuloy ng access si Satan na pinsalain ang kanyang pamilya, pinsalain ang kanyang ari-ari, pinsalain ang kanyang katawan. At sabi ng Diyos, okay, pero hindi mo siya pwede patayin. Go ahead. Nagkaroon tuloy ng access si Satan. God allows what we will allow. Pag pinahintulutan mo, maraming bagay na hindi natin alam sa batas ng pananampalataya, napapahintulutan natin isang bagay na mangyari at pahihintulot ng Diyos. Kasi yun ang pinili mo. Kung ano yung inaalaw mo, yun ang choice mo. And kung ano yung choice mo, yun ang pahihintulot ng Diyos ang mangyari. Kaya ang tao, kung anong piliin nyo, kung anong piliin natin, ipahihintulot ng Diyos. Maniwala ka at piliin mo maging mahirap sa buong buhay mo. Yan ang mangyayari, tatali sa iyo yan. Pero pag naniwala ka na pagiginhawahin ka ng Diyos, ibibless ng Diyos ang buhay mo forever, at pinaniwalaan mo, yan ang tatali sa iyo forever. You will be blessed by God. Kaya kahit si Adam and Eve, ang unang magulang natin, nung pinili nila, kainin ang bunga na pinagbabawal ng Diyos, hindi sila hinarang ng Diyos eh. Hindi pinitik ng Diyos yung fruit sa kamay ni Adam and Eve. Hindi. Inalaw sila. Choice nila yun eh. Kaya pag ang tao makasalan, pinili niya ang tagapagligtas, si Jesus, ililigtas siya ng Diyos. Pag pinili niya magpakasama, iaalaw ng Diyos. Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. Now ngayon, basahin natin ang Psalms o ang Proverbs chapter 23.
Proverbs 23, verse 7. For as he thinks, or as a man thinks, for as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Yung salita sinabing, for as he thinks, as a man thinks in his heart, so is he. Na merong hidden revelation ito sinabi dito, behind these words, na nagre-reveal na kung ano raw ang iniisip ng tao, yun siya. Meaning, kung ano iniisip ng tao, yun ang magiging siya. Yun ang mangyayari sa kanya. Kung ano lagi iniisip sa ng tao, yun ang madidevelop sa kanyang pagkatao. At totoo yan. Totoo yan. Kapag mababa ang self-esteem mo, mababa ang tingin mo sa iyong sarili, mababaling din ang magagawa mo. Wala kang tiwala sa sarili mo. Hindi lalampas, hindi mag-exceed ang buhay mo sa matiwasay at maginhawang buhay kasi natatalian ka nung limitasyon na nililimitahan mo ang sarili mo. At nangyari sa akin yan na napakababa ng self-esteem ko. Wala akong self-confidence. Wala akong paniwala sa sarili ko. Every words na sasalitain ko, wala rin akong tiwala. Tingin ko ay walang sinabi. Mas magaling yung iba. Pag iba nagsalita, paniniwala ko. Pero pag ako nagsalita, hindi ko paniniwalaan. Napakababa self-esteem ko. Gusto ko, nakakulong lang ako sa loob ng bahay. Gusto ko, ayoko nung lumabas, ayoko lang barkada. Gusto ko, nakakonfine lang ako sa isang lugar. Yan yung dati kong buhay, nung kabataan ko. At mababa self-esteem ko. Kahit sa school, napakatahimik ko. Ganun lang. Hindi ako ma-absent. At nakaganun lang ako. Pag tinanong ko teacher ko, hindi ako nasagot. Nakaganun lang ako. Pero hindi ako maibagsak kasi always present. Yung pala, merong palang pinanggalingan yun. Yung personality ko ganun. Kasi nung ako'y pinagbuntis pa lang ng aking ina, kinuwento ng aking ina sa akin, na nire-reject niya ako. Sabi niya, pag ang baby na ito, time na yun, hindi mo pa malalaman pag ikabuntis kung lalaki o babae. Ngayon, malalaman na. No? Time na yun, hindi pa. Kaya sabi niya, sana babae. Pag lalaki kasi pinagbuntis ko, ako kawawa ng batang ito. Hindi ko mamamahal. Hindi niya alam na yung mga ganong nasa isip niya at nasa salita niya ay makaka-epekto sa baby sa sinapupunan niya. Hindi niya alam yun eh. Hindi kasalanan ng ina ko. Hindi niya alam eh. Tayo lang ang nakakaalam noon. At ngayon pala na-discover ng medical science ng mga doktor, mga ano, na may epekto yung emotion ng ina doon sa pinagbubuntis niya. Eh, yung mga matatanda, alam din yan eh. Nako, ay iya, ay huwag kang magiging magagalitin. At pag pinanganak yung baby mo, ay mabugnotin yan. May paniwala siya gano'n. Based on their own experience. Kano ako'y pinanganak, nagsisi ang ina ko. Saka ako minahal. But it's too late. Kasi yun ang na-project sa isip nga, at na yun ang yung sinasabi niya. Kaya umipekto sa akin. Kaya pala ako ay merong spirit of rejection at spirit of very low self-esteem. Bata pa ako, bumibili ako sa kapitbahay namin yung kinapila. Sa likod tabi ng bahay namin, dito kami nakatira dati. Kinapila, yung tindahan mali. Bumibili lagi ako ng ano, tinapay na may palaman na kalamayhati. May kalamayhati. Masarap yung kalamayhati niya. Lasang ano talaga. May, ang tawag dito, merong, ano,
coconut. Tapos kukuha ko isa sulyaw na kape. Bata pa ako mo. Tapos sasawsaw ko yung tinapay. Eh, one time, bumili ako kay Napila. Napila, pabili nga po ng tinapay na may kalamayhati. Binili ako ni Napila. Aba, si Tutoy, ang galing mo ah. Nakakabili ka na ngayon. Eh, ilang beses ako nakabili. Nakakabili ka na ngayon, ang galing mo. Yun ang last time na pagbili ko sa kanya at pagbili ko sa mga tindahan. Pamula noon, ayoko nang bumili. At umabot ako ng college, pag sinumpong ako ng ganong espiritu, college ako, nasa USD ako, first year, hindi ako makababa sa dormitory, hindi ako makabili sa mga tindahan, gutom na ako. Ina-atake ako nung spirit of timidity. Tapos, sasabihin ng aking ama, hindi rin niya kasalanan yun, hindi niya alam. Naku, itong bata, ito'y napakadungo mo. Paglaki mo, dungo ka. Dungo ka. At yung bumalot sa akin. At noong kayo na-born again, nandun pa rin. Pero noong nabasa ko ang mga pribilehyo ko, ang mga riches and wealth na aking namana sa kaharian ng Diyos, at naintindihan ko who I am in Christ, at naintindihan ko what Jesus had done on the cross, naintindihan ko kung ano binigay niya sa atin bilang mga anak ng Diyos, I became joint heir together with Christ. Doon natanggal ang low self-esteem, ang spirit of rejection. God delivered me from the oppression ng mga espiritu na ito. At ang buhay ko hindi naging gaya ng dati. Nakikinig po ba tayo? Tingnan niyo, ang mother ko nag-focus dun sa idea na pag itong bata ito yung lalaki, hindi ko mamahalin. Yun, pumasok sa isip niya. Immediately, nangyari ka agad. No? At isang miracle, ang first miracle na tinanggap ka sa Panginoon nung baguhin ng Diyos ang buhay ko. Ang second miracle na tinanggap ko sa Panginoon nung tinawag ako ng Panginoon at inanoint ako ng Panginoon to speak, to preach His words. Nakikinig po ba tayo? Yan ang second miracle na tanggap ko sa Panginoon. Ang third miracle na hindi ko makakalimutan na tinanggap ko sa Panginoon, when God healed me from tuberculosis and when God healed me from hernia, supernatural healing, miracle na tinanggap ko sa Panginoon. At every day, sinasabi ng Holy Spirit, every day is a miracle day para sa ating naniniwala. Ang tawag sa atin, continuationist. Ibig sabihin, from the word continue, nagpapatuloy, walang inalis ang Diyos. Pero pag ikaw ay naniwala, napapunta ka sa isang church na cessationist who don't believe na ang power and gifts of the Holy Spirit ay nagpapatuloy sa church ngayon, na-convince ka hindi totoo, wala kang mararanasan sa pangako ng Diyos about the gifts of the Spirit, about the power of God, about miracles. Doon ka nakafocus sa itinuro sa'yo, yun ang naging laman ng puso't pag-iisip mo. So, yun ang ma-experience mo. Wala. Hungkag. See? Kaya ang Diyos, sumasakay siya at ang kanyang revelation and wisdom, binibigay niya doon sa mga tao na welcome. Welcome. Handang papasukin at tanggapin ang binibigay ng Diyos. Pero once you reject the gifts of God, walang mangyayari. So dito, ang sabi sa Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano iniisip ng tao sa kanyang puso, kung ano lagi ang kanyang naiisip, yun ang bandang huli paniniwalaan niya. Yun ang mangyayari sa buhay niya. Ngayon, tingnan natin ito. Yung pangyayari, hindi ko na bubuksan ang Bible. Kulang na po tayo sa oras. Ang isang example, yung pangyayari sa 12 spies. Noong sila ay nandun na at malapit na sa promised land, pinatiktikan ng Diyos. From 12 tribes, kumuha ng bawat isang representative. So,
yung bawat isang representative, sila ang naging spies. Titingnan nila kung ano meron sa promised land. 12 yun. Nung makita nung 10 na yung palang lupain na patitirahan sa kanilang Diyos ay ang mga nakatilay mga higante, natakot sila. Ang naniwala lang at gustong pumasok, out of 12, ay si Joshua Caleb. At pag binasa natin, nandito po yan, recorded yan, sa Numbers chapter 13, verse 26 and 32, 26 hanggang 32, na sinabi doon, ayaw na pumasok nung 10 spies at nag-report sila sa camp, nako, eh, ito palang papasukin natin, tinitirahan ng mga higante. Ay tayo'y para mga tipaklong lang sa kanilang size. So ang nakita nila, nag-focus sila sa nakita nila na nakakatakot. At naging mahina ang kanilang paniniwala hanggang sa mawalan totally sila ng pananampalataya na makakangkar nila ang lupain. Hanggang sa hindi na sila naniniwala, sabi nila, mamamatay tayo. Hindi natin kaya, mga higante ang kalaban natin. Oo nga, malusog yung lupain. Isang ubas, isang tiklis na ubas, dalawang higante ang nagdadali, gano'ng kalaki nung isang pirasong ubas, ay dala ng dalawang higante. No? Hindi natin kaya. Ang sabi ni Jacob at Caleb, guys, let's possess the land. Sapagkat binigay niya sa atin ang Panginoon. Atin nga, binigay niya sa atin ng Panginoon. Pag binasa nyo ang senaryo dito sa Numbers chapter 13, yung 10 spies, tik-tik, na very negative sa nakita nila at ayaw na nilang tumuloy. Mababasa nyo doon na ni isang salita, ni isang pangalan ng Diyos, wala na silang binanggit. Ano ibig sabihin? Hindi na sila nakafocus sa kanilang Diyos. At kapag hindi ka na nakafocus sa Diyos, nawalan ka na ng pananampalataya. Saan sila nakafocus? Sa negative na nakita nila, yung nakakatakot. Never na minention dyan sa Numbers 13 ang pangalan ng Panginoon. Pero si Joshua Caleb, nga pansin yun, naka-stick pa rin sila sa pangalan ng Panginoon. Hindi, binigay na yan sa atin ng Panginoon. Promise lang yun eh, tayo na. Hindi sila nanalo. Kaya nag-report sila sa camp, talo yung dalawa, si Joshua at Caleb. Ang nanalo, pinaniwala nila, yung majority na naging negative. Nag-focus sa nakakatakot. Hindi na binanggit ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, itsipwera ng Panginoon. Mas ginusto nilang matakot. So, sa generation ng mga katandaan na yon, bandang huli, mabasa natin istorya, ang nanatili lang buhay ay si Joshua at Caleb. Ang mga matatanda, nalipol lahat. Hindi nakapasa sa promised land. Why? They were so negative. They were so fearful. At nag-focus sila sa hindi ipinangako ng Diyos. Nag-focus sila sa sitwasyon, nag-focus sila sa nakakatakot, at nawalan sila ng palampalataya. Nung nawalan sila ng palampalataya, ayaw na nilang tumawag sa Diyos. Ni isang mention ng pangalan ni Yahweh, hindi na nila bilanggit. But Joshua and Caleb, na natili sila na humahawak, kumakapit sa pangalan ng Panginoon. Kaya bandang huli, nalipon lahat yung first generation na yun, generation ni Moses, at nagbamon ng Diyos ang bagong henerasyon. Yung maliliit na bata, pinalaki at tinuruan ni Joshua at Caleb sa palampalataya. Sila yung mga henerasyon nakapasok sa promised land. At hindi sila kagaya ng first generation na nag-focus sa negative, kundi nag-focus sila sa pangako ng Diyos. At ito ang lesson natin, mga kapatid. Ano mang problema pumapaligid, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, don't focus the eye of your faith sa mga sitwasyon na kapaligid sa atin ngayon. Kaya yan ay mga bad news or negative circumstances surrounding us or mga sitwasyon ngayon sa mundo, surrounding us, puro negative. Ang mundo natin naka-focus sa negative. Nag-aabang ng negative na mangyayari. Don't be like the world
but rather focus the eyes of our faith on the promises of God. Focus the eye of our faith on the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Basahin natin ang Hebrews chapter 12. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ano sabi dito? Looking unto Jesus. Meaning, let us focus the eye of our faith on the Lord Jesus Christ, sapagkat siya ang may akda, the author and finisher of our faith. Meaning, pinasimulan niya ang pananampalataya, tinapos niya ang faith, siya ang author ng faith. And faith always overcomes every test and trials. Yan ang faith natin, designed ng Diyos to overcome every test and trials, every problems of life. We will overcome, we will win every battles of life through our faith. Dinisign ng Diyos sa atin to win every battles of life. Magtagumpay lagi. Kaya tinaniman tayo sa puso natin ang pananampalataya coming from His Word, because faith comes from the Word of God. Kaya lahat tayo mayroong faith. At huwag natin aalisin ang pananampalataya sa ating puso. At ang ating pananampalataya, meron niyang matang spiritual na tumitingin. Once na tumingin ang mata ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, we will win every battle of life. We will conquer our enemies. We will receive the desires of our heart. We will become victorious. We will prosper. Saan paraan? Let's focus the eye of our faith on the Lord Jesus Christ. Focusing the eyes of our faith on Jesus is focusing on His promises. Pag ikaw nakapokus sa problema, at sinasabi mo, yes, I believe the promise of God. Hindi ka nakapokus, hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos. Bakit? Ay nakapokus ka sa problem. Natatakot ka. May mga baka ka, baka ganito. At may fear ka, at may doubt ka. Hindi ka nakapokus kay Jesus. Pero kapag nakapokus sa pangako ng Diyos, nakapokus ko kay Jesus, because Jesus and His Word, they are one. Amen po ba? Kaya masama, sa mananampalataya, mag-focus sa mga bagay na panlupa. Sapagkat sa bagay na panlupa, diyan katatakutin ng diablo, ng mga demonyo. Remember this, mga kapatid. Ang mundong ito is the territory of the devil. Kaya niyang imbentuhin, laruin ang mga sitwasyon, paikot-ikutin to deceive us, to make us afraid sa mga bagay na nangyayari ngayon. Pwede niyang takutin lahat ng tao. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na huwag ka matatakot. Alam niyo ba, ang isa sa favorite expression ng Diyos, even the Lord Jesus Christ, sa kanyang mga disciples, alam niyo ang favorite expression niya? Isa sa pinakamarami expression niya? Fear not. Fear not. I think, sa buong Bible, ang salitang fear not or don't be afraid ay binanggit 365 times. Ang dami. Bakit 365 times? Alam niyo ba, ang Holy Spirit lagi may revelation. But exacto, 365 times binanggit. Ilang araw sa loob ng isang taon? Ilang araw sa loob ng isang taon? 365 days. Kung bakit 365 na beses na binanggit sa Bible, fear na. Sapagkat may mensahe ang Diyos sa atin. Na meaning, every single day sa buhay natin, paggising natin sa umaga, pagtulog sa gabi, binubulong ng Holy Spirit sa atin, fear not, my child. Fear not. Ano ang problema mo? Huwag kang matakot. Fear not. Don't be afraid. Nandito ako. I will never leave you nor forsake you. Sa loob na isang taon, 365 days,
365 times, binanggal fear nga. So message sa atin ang Panginoon, everyday, huwag niyo kalilimutan. Anak, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot sa kahirapan. Huwag kang matatakot sa gutom. Huwag kang matatakot sa pandemic. I'm here. Just focus the eyes of your faith on me. At maraming manampalataya, akala nakafocus siya kay Jesus, hindi pala. Sapagkat once you focus the eyes of your faith on the Lord Jesus Christ at solid ka and your heart is fully convinced na siya'y totoo at ang pangako niya'y totoo, tandaan nito, hindi ka pwede basta galawin ng Diablo, hindi ka pwede basta atakihin ng Diablo sapagkat nakafocus ka sa Panginoon. Even all our sickness and disease will be healed as we focus on the promise of God. Misa akala natin nakafocus tayo, pakikita ko sa inyo yung Bible, kung anong talagang focus. Tingnan niyo yung example, Proverbs chapter 4, verse 20. Chapter 4. Proverbs chapter 4, verse 20. Sabi dito, my son, give attention to my words. Ang Diyos nagsasalita sa atin through this word. My son, give attention to my words. Sa King James, my son, attend to my words. Dumalo ka sa aking salita. Pumunta ka sa aking salita. Bigyan mo ng ang pagpunta, pag-attend sa salita ng Diyos, ay pagbibigay ng atensyon, pahalaga sa salita ng Diyos. Sino po nagpapahalaga sa salita ng Diyos? Kandidato tayo dito. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Ikiling mo ang iyong tenga sa aking mga salita. Pag sinabing incline, yuyukod ka. Incline. Pakikinggan mo ang salita ng Diyos. At hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos through the Holy Spirit unless you incline your heart. You humble your heart before God. To incline, sa spiritual means to humble, to become meek, to submit our heart to God. Incline your ear. Only then, will you hear the voice of the Holy Spirit when you incline your heart or incline your ear to His words? Meaning, ating puso ay magpapakababa sa Panginoon at desire natin mapakinggan ang kanyang tinig sa pamagitan ng kanyang salita. Ano pa? Oh, may tumawag sa akin si Inquieto. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Ang pangako ng Diyos, huwag mong aalisin sa focus ng iyong mata, ng iyong pananampalataya. Do not depart them, ano sabi nila? Do not let them depart from your eyes. Meaning, focus on my word. Focus on my promises. Keep my word. Tago mo ang aking salita. Keep them in the midst of your heart. Kapag ikaw nag-focus sa pangako ng Diyos, iningatan mo sa iyong puso, meaning, naniniwala ka, nanampalataya ka sa salita ng Diyos na pinag-focusan ng iyong panampalataya, ano mangyayari? Pag nag-focus ka sa pangako ng Diyos, for they are life to those who find them and help to all their promises. For they are like to those who find and help to all their flesh. Sa ibang translation, medicine to all their flesh. Sa ibang translation, healing to all their flesh. Kailan nagiging healing? Nagpo-produce ang divine help. Nagiging medicine, gamot. Nagpapagaling ang salita ng Diyos. That is when you focus the eye of your faith on the promises of God, on the word of God.
And focusing the eyes of your faith on the Word of God means focusing the eyes of your faith on the Lord Jesus Christ. Doon pa lang sa kakagagaling. Nakikinig po ba tayo? Doon pa lang, saka natin, applicable ito sa pangako ng Diyos, saka natin matatanggap yung pangako ng Diyos. Kailan natin matatanggap yung katuparan ng mga pangako ng Diyos? Kailan natin matatanggap ang pagpapala na, na gustong matamo natin ng galing sa Panginoon? Kailan? When we attend to His Word, pag pinahalagan natin, dinaluhan natin ang kanyang salita, ginawa natin ang kanyang salita na una sa lahat. Then, ang salita ng Diyos ay ikiniling natin, nagpakababa tayo sa Panginoon at gusto natin marinig ang kanyang salita. Ang tinig niya, ang Holy Spirit. Then, ang kanyang salita ay iningatan natin sa ating puso at tayo ay nakafocus sa kanyang sinabi na walang alisan sa pagkakapokus sa kanyang salita. Ito daw ay magiging kagalingan sa lahat ng sakit karamdaman at magpo-produce ng divine health. Because there is anointing, there is power in the Word of God. Na-experience ko po yan. There is power in the Word of God. Ako'y naniniwala, kahit matanda ka na, magkakaroon na rejuvenation ang mga cells sa iyong katawan as you focus the eyes of your faith on the Word of God. Alam nyo, paano malalaman natin kung nakapokus tayo kay Jesus, kung nakapokus tayo sa salita ng Diyos? Number one, pag walang fear sa ating puso. Number two, pag walang doubts and worries sa ating puso. Pag wala yung baka naman ganito. Baka mangyari ito. Naku. Ibig sabihin, meron kang fear, meron kang worries, meron kang doubt. That means you're not focusing the eyes of your faith on the Word of God. You're not focusing the eyes of your faith on Jesus, the author and finisher of our faith. Tinuturo sa atin sa Bible, pag nag-focus ka sa problems, you will be defeated. Nakikinig po ba tayo? Pag nag-focus ka sa ating Diyos, you will win every battle of life. You will overcome lahat ng iumang ni Satanas na masama against us, matatalo mo yan kapag ikay nakafocus sa ating Diyos. Gaano man kalaki ng problema dumarati sa ating buhay, kay gabundok man yan, wala yan, sisiw yan sa ating Diyos. Because our God is greater than any problems. At yan sinabi ng Panginoon. Saan ba yun? 1 John 4:4, He who is in us is greater than he who is in the world. Ano yung nasa salibutan? God who lives in us, Jesus who lives in our heart is greater than he who is in the world. Jesus is greater than any problems. Jesus is greater than the devil. Jesus is greater than any mountains of problems. Jesus is greater than any giants of the problem. Nakikinig po ba tayo? At si David sa kanyang kabataan, nasubukan niya ang kabutihan ng Diyos. At dahil sa nasubukan niya paulit-ulit, nagkaroon siya ng malaking pananampalataya na lahat ng problema makakatapat niya, walang itatapat sa kanyang Diyos na si Yahweh. Natutunan ni David yan. Kaya tinetestify niya, nung haharap siya kay Goliath, yung bear niya, pinatay ko. Yung leon, hinawakan ko sa balbas niya, pinatay ko with my bare hands. Ikaw pa kaya? Ngayong araw na ito, sabi ni David, ngayong araw na ito, sabi niya kay Goliath, pupugutan kita ng ulo at ang bagay mo, pakakain ko sa mga ibon ngayong araw na ito dahil ininsulto mo ang Diyos ng Israel. That was the faith of David speaking to Goliath. Dineclare niya ang kanyang pananampalataya sa harapan ng higanting problema.
I-declare mo ang iyong pananampalataya sa pangako ng Diyos sa harapan ng anumang problema. At mananalo ka. And in the end, kung ano yung dineclare ni David, kung ano yung kinonfess niya na gusto niya mangyari, yun ang nangyari. Ulitin ko, kung ano yung kinonfess, dineclare, pinropes, he professed the word of God, he confessed, he declared the word of God, he declared the desire of his heart. Ano yung desire ng puso ni David? In line sa pangako ng Diyos na magtatagumpay siya sa lahat ng problema. Dineclare niya yung, kinonfess niya. In the presence of the enemies, kinonfess niya yung positive words of God sa harapan ng negative na sitwasyon. Alin ang nanalo? Panalo yung positive word of God. At yung araw na yun, kung ano yung sinabi ni David, yun na yun ang nangyari. Pinugutan ng ulo si Goliath, pinatay niya, at lupasa yung bangkay ni Goliath. I believe, pinagkakain ng mga ibos yung bangkay niya. Nagtakbuhan ng mga Pilisteo, natakot lahat sila. Naiwan, bangkay ni Goliath. Nangyari po yan. No? Sa 1 Samuel chapter 17, verse 16, pwede yung basahin pagka-uwi sa bahay, nandun niya sa verse 32 hanggang 37. At nandun din niya sa verse 45 and 46. 1 Samuel chapter 17, basahin niyo na yung buong chapter. Hindi niya sinukat ang kalakihan ng problema, ang kalakihan ni Goliath sa size ng kanyang laki. Sinukat niya si Goliath sa lakihan, sa kalakihan ng kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Pag sinukat mo lahat ng problema sa mundong ito sa size ng ating Diyos, tuldok lang ang size ng anumang pinakamabigat na problema sa mundong ito, tuldok lang pag kinumpir mo sa kalakihan ng ating Diyos. Hindi po ako nag-exaggerate. Hindi ako nag-iimbento ng salita. Sinasabi ko, tinuturo ng salita ng Diyos. The greater is He who is in us than He who is in the world. God is greater than any problems na nasa mundong ito. If you will just learn to focus your heart, to focus the eyes of your faith on our Savior, Jesus Christ. And when you focus the eyes of your faith on Jesus, nakapokus ka sa salita ng Diyos. Pero kahit sabihin mo, oh kapatid, nakapokus ako kay Jesus. Pero, hindi ka naniniwala sa sinabi ng Diyos, hindi ka nakapokus. Kahit sabihin mo, ako'y lagi nakapokus kay Jesus, pero, hindi mo sinusunod ang sinabi ng Diyos, hindi ka nakapokus. Why? Sapagkat ang tao, ang mananampalataya na tuloy na nakapokus sa salita ng Diyos, hindi maaring hindi niya susundin ang salita ng Diyos kasi nakafocus siya sa salita ng Diyos. Yun ang tunay na focus. Ang taong tunay na mananampalataya na nakafocus sa salita ng Diyos, hindi maaring hindi niya ipamumuhay ang salita ng Diyos kapag ikay totoo na nakafocus sa salita ng Diyos. Magkasunod yan. When we focus the eyes of our faith on His promises, lahat ng tinuturo ng salita ng Panginoon sa Biblia ay ipamumuhay natin. Inspired tayo na sundin, gawin, i-apply, i-practice ang salita ng Diyos kasi nakafocus tayo sa salita ng Diyos. Bakit tayo nakafocus sa salita ng Diyos? Because we believe that His Word is true. Makikinig po ba tayo? Kapag ang isang mananampalataya hindi totally 100% nakafocus sa salita ng Diyos, may paagam-aga, may pag-alilangan, mapapansin niyo yan, na biglang may papasok na doubt, unbelief, worries, fear. Pag pumapasok sa isip, sa puso mo, hindi ka 100% nakafocus. Nadidistract ka ng mga bagay na kapaligid sa iyo. At yan nangyari kay Peter. Nung makita niya si Jesus, lumalakad sa tubig, alam ni Peter na si Jesus yun. At sabi ni Peter, Lord, sige nga, ikaw nga, palakarin mo rin ako. Alam ni Peter si Jesus yun, pero tinesting ni Peter si Jesus, pinurubok niya.
na maranasan ni Peter, maranasan ni Jesus to walk into the realm of supernatural. Miracle mo kay Jesus, lumalakad sa tubig. Lord, galing ah. Sige nga, Panginoon, kung ikaw nga, ako rin, palakas mo. Ano sabi ni Jesus? Wag, bago ka pala sa pananampalataya, baby ka pala. Hindi. Baby or mature Christian, ito sabi ng Panginoon, come, try it. Believe it. And step the steps of faith. Paghakbang ni Peter, palabas sa bangka, sa daong, uy, nakakaluta? Yes, Lord. Yes, nakakalakad ako. Then, sabi sa Bible, lumakas ang hangin. Naramdaman ng kanyang physical senses. Tapos, na-distract siya. Nakita niya, lalaki ng alon. At nawala ang focus niya kay Jesus, napapunta sa problems. Nung na-divert ang attention niya, nawala ang focus kay Jesus, napapunta sa problem, then suddenly, he was beginning to sink, and he cried out, Lord, help me! Lububog si Peter. Lulubog ka lalo sa problema kapag lagi kang nakafocus sa problems. Lulubog ka siya. So don't focus the eyes of your faith sa problem. Once you focus the eyes of your faith sa problems, it will become the eyes of fear. Mapapervert ang faith. Because fear is also faith. Alam niyo po ba yun? Fear is also faith. At ang tawag ko dyan, the negative faith who believe the devil. Ang faith, Bible faith, is positive faith who believe God and His promises. Bakit faith din ang fear? Sapagkat originally, walang fear sa planet Earth. Sa puso ni Adam, faith lang. Pero nung si Adam ay nahulog sa kasalanan, faith niya ay nabaligtad at naging fear. Kaya nung hinahanap siya ng Panginoon, it doesn't mean na hindi siya kita ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, bumalik si Adam sa kanya to repent of his sin. Pero hindi siya nag-repent. Sabi, Adam, where are you? Where are you? Ibig sabihin, wala na kayo sa aking kamay. Hindi nag-repent si Adam, kundi bagkos nagtago. Eh, naramdaman ko, dumarating ka. I was afraid! Genesis chapter 3, I think verse 7. I was afraid. Ba't ka natakot? Silaway mo, hindi mo ba ginawa yung inutos ko sa iyo? May ginawa ka bang masama? Pinababalik sila ng Panginoon sa kanya. Anong ginawa ni Adam? Sinisi niya si Eve. Kasi babaeng ano, binigay mo sa akin. Pagdating kay Eve, eh, kasi yung ahas, tinukso ako eh. Pagdating sa ahas, eh, wala na siya may turo. Eh, kasi gawa ko. See? Hindi nag-repent. Kaya hanggang ngayon, ang mundo balot ng kasalanan. Pero kung doon sa time na yun, nag-repent si Adam and Eve, immediately, God will forgive them. Immediately, i-restore niya ang nawala sa tao. Immediately, puputulin ng Diyos ang connection at relationship niya. Relationship ni Adam and Eve kay Satan, immediately puputulin ng Diyos. I-restore niya ang tao sa original na posisyon. Pero hindi nangyari. At mangyayari ang restoration niya, pabalik ang tao sa Diyos when he accept Jesus to be his Lord, God, and Savior. Malag po ba? Okay. So, nung nag-focus si Peter sa problems, lumubog siya. Huwag kayo magpo-focus sa problem. Pag natatakot ka na, ibig sabihin, nakapokus ka na sa problem. Pag nawawalan ka na ng pag-asa, ibig sabihin, nakapokus ka na sa problem. You will not receive anything from God when you focus on your problems and on negative circumstances. Maliwanag po ba? Ang eagle, merong ability to focus his eyes. Sa lahat ng ibon, kakaiba po ang eagle. Why? Ang eagle, nilikha ng Diyos na merong dalawang focus. Telescopic eyesight and microscopic eyes. Anong difference? Telescopic, yung malayo, nakikita niya. Halimbawa, may telescope ka. Tinelescope mo yung si Brother Nick nandun sa
sa plaza, sa SM, sa puno ng mangga. Nakatayo doon, Brother Nick. Na telescope mo. Si Brother Nick ba yun? Katawan ni Brother Nick eh. Ayun, nakatayo. Mukha siya nga. Ngayon, ang eagle ganun. Sa malayo, 1,000 feet above the ground, nate-telescope niya. Yung kanyang mga prey, yung mga dadagiti niya, yung kanyang magiging pagkain at blessing sa kanya, nakikita niya, gumagalaw. Then gusto niyang ma-specific na makita kung ano yun, nailalapit pa niya. Meaning, meron siyang microscopic eyes. Pag tinelescope ko si Brother Nick nasa plaza, eh, yun ang damit niya suit kanina. Siya nga ba talaga yun? Parang siya, ikin-close up ko pa. Ay, si Brother Nick nga. Close up yung mukha ni Brother Nick. Ganyan ang mata ng eagle. At siya, nagpo-focus siya hindi sa mga patay na pagkain. Hindi sa mga nabubulok na bangkay. Hindi siya interesado. Ang eagle na malaya lumilipad sa kalangitan, hindi mo mapapatingin, hindi mo mapapansin niya sa mga patay na hayop, may nakabulagta, patay na deer. Hindi niya papansinin niya. Hindi niya lalapitan niya. Hindi kagaya ng mga vultures, ng mga kumakain ng mga patay na bangkay. Ubus yan. Pag napapak ng mga vultures, ubus yan. But not eagle. Masaya lang ang eagle. And we are eagle Christians. Magsabi amen. Hindi siya interesado sa bulok. Interesado siya sa sariwang biktima niya. Ang mga sariwang naggagalawan na magiging pagkain niya ay blessing sa kanya. Doon siya nakatingin. Doon ginagamit ang kanyang telescopic eyes at microscopic eyes. Nakita niya, uy, may gumagalaw. Ahas, gumagapang, mukhang ahas yung gumagapang sa talahibal. At microscope niya, ahas nga. Then iikot niya, umiikot niya, tinetelescope niya yung mga prey niya. Alin dito ang aking dadagitin? Mamiya-miya, ako'y nag-aaral sa Central School, laging pinapanood namin, may eagle lagi lumilipad. Umiikot-ikot. Dahil mamiya, bubulusok yun. Ah, may nakitang target. So, bubulusok yun, at dadagitin niya yung kanyang prey, dadagitin niya ng kanyang talon, makukunyong matalas, yung snake na pagkain niya, at dadalhin niya sa itaas. At pagka malakas yung snake, papalagpalag, itatas niya mataas sa mataas. Then, bibitawan niya. Pababagsakin niya sa bato. Patay yung snake. Yun ang pagkain niya. Dadalhin niya sa mga anak niya. Sariwang laman. Pipira-pirasuhin niya ay papakain niya sa kanyang mga iglets. Susubuan niya. Pero, once ang eagle, ikulong mo. Ikulong mo. Sa loob na ilang panahon, lahat papatusin yan. Bulok na daga, bulok na butike. Nung kami may kapitbahay dito, tutuwa ka, pinupuntahan namin yung eagle. Eagle nakakulong. Yung nagbabantay sa kanya, natuka, talas pa lang, dugon-dugo. Kaya hindi kami napalamit. Ay, bibigyan po namin ng pagkain. Manguhuli kami ng buhay na butike. Papatayin namin. Then iitya namin. Gustong-gusto yung patay na butike. Kinakain niya. Gustong-gusto niya. Then, later on, nag-research ako. Yan pala mga nakakulong na eagle, parang hopeless na yata sila. Pinapatos nila yung mga bulok, yung mga patay na bagay. Wala na eh. Kinakain nila. Pero ang mga laya, may freedom ng mga eagles, hindi mo mapapapansin sa mga bulok na bagay ng salibutan. Ang mga mana ng protea na buhay kay Kristo at pinalaya sa kasalanan, we are like eagles, we are eagle Christians, na hindi natin papansinin ang mga bulok na inaalok ng salibutan. Interesado lamang tayo sa blessing ng Diyos. Amen. Ang eagle, bumibit-bit yan, pumapatay ng snake. Ginagawa niyang pagkain. And snake represents the devil. Snakes represent the problems sa buhay nito na dinala ni Satanas. Kapag nakita mo negative at may problema, tratuhin mo yung problema yan na blessing para sa iyo. They are blessings.
Nakikinig po ba tayo? Ano sabi ni Jacob at ni Caleb sa mga 12 spies? Sabi nila, tayo nang bumalik, hindi tayo makakapasok, mamamatay tayo, mahigat ni kalaban. No! They are red! McDonald's sa atin yan! Burger sa atin yan! Tinapay yan sa atin! Mga pagkain yan, mga hirangan yan! Meaning, they are blessings sa bayan ng Diyos. Come on, let's go, guys. Let's invade the land. No! Hindi natin kaya. Sa na-delayed yung kalapag-invade. Anong trato ni Jacob ni Caleb sa mga higanti? Pagkain natin yan. Anong trato ng 10 spies na hindi naniniwala? Tayo'y mga tikpaklong sa harapan nila. Hindi nila nakikita ang Diyos. Si Jacob, Caleb, nakikita nila ang kanilang Panginoon na ako. Ano nakikita nila sa mga giants na problema? Blessing. Kapag nakita ng eagle ang snake, blessing. Kunin ko ito. Ito ay kukonvert ko na maging pagkain. Pag nakita mo sa panahon ng labanan na may kalabang ka, Satan and his demons ang enemies natin, we are not wrestling against flesh and blood, not against human beings, but against demonic forces, against principalities, powers, rulers of the powers of this world, and wicked spirits in high places. Mga demons ang kalaban natin, umipresa sa mga taong naninira sa atin, huwag mong papasinin ang mga tao, ibigin mo sila, at ang banata natin, ang mga demon spirit na umipresa sa mga innocent. Nakikinig po ba tayo? Ang mga problema ay pagkain sa atin. Those problems na nag-exist ngayon sa mundo, they are blessings to us. Nakikinig po ba tayo? Bakit blessings sa atin? Eh, problema na nga. Kasi pag ang pinanghawakan mo pananampalataya sa pangako ng Diyos and you focus the eye of your faith on the Lord Jesus Christ, yung problema ay babalik na rin ng Diyos at magiging blessing sa atin. Amen! Palakpakan natin, Panginoon. Lahat ng problema, makapapansin nyo, babaligtarin niya ng Diyos. And it will turn out to blessing. Babaligtarin ng Diyos lahat ng problems in this life. Pag ikaw na ng palatayang patuloy, nag-focus sa Panginoon, babaligtarin ng Diyos. Ang makikita mo, kaya pala inalaw ng Panginoon ang mga problema ito. To build up my faith, to strengthen me, to mature me, to bring me to maturity, and to bless my life. Ang mga pagkain ng mga kalabang ito, blessing pala ito sa atin. Amen. In every battle na na-encounter nila David, pagkatas ng battles, lagi may naiuwi silang blessings. So sa lahat ng mga kalaban nila, blessing yun para sa kanila. Bakit yumaman na yumaman si Manny Pacquiao? Ang kanyang pera ay dugo. Binubuan ng dugo. Bakit? Every time na sila laban, nanganganib ang kanyang buhay. Pero matapang siya, siya lumaban, makakaroon enemies, positive siya, tinalo niya ang mga kalaban niya. Yung mga magagaling na kalaban niya na nasasaktan ang kanyang katawan, nabubugbog din, pero nananalo siya, minsan niya, natatalo siya. Pero tumatayo siya, lumalaban, hindi siya nadi-discourage. Lumalaban pa rin siya, tumatayo siya. Hanggang ngayon, lalaban pa rin si Manny Pacquiao. Yumaman na yumaman si Manny Pacquiao. Ang yaman niya hindi galis sa corruption. Ang yaman niya dugo at pawis sa paglaban. Anong point ko? Hindi siya makakarating sa blessing ng kanyang buhay na tinatamo ngayon kung hindi niya hinarap ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ang dami na kalaban na mayayabang, nananakot, meron pa ayaw si Manny Pacquiao. Sabi ng trainer ng kalaban, walang-wala yan. Isang suntok lang yan dito sa aking bata na ito ay tumbayan. Ilang round lang, tapos na. At yung kanyang bata, kayang-kaya daw niya si Manny Pacquiao. Eh, totoo, matikas na lang, maraming pinabagsak yun. Eh, nung humarap siya kay Manny Pacquiao, I think first round lang yata, o second round. Nung sinuntok na si Manny Pacquiao, umiwas lang konti at sinalubong niya ng isang hook punch, parang saging na tinibag. Diretso, bagag. Panalo kagad. Yung yabang niya, hindi nagbigay ng discouragement kay Manny Pacquiao. Tahimik lang si Manny Pacquiao. Kikinig po ba tayo? Sa panahon ng mapanganib na kalaban, tahimik lang siya. At siya tinuturo sa atin ng Diyos. Be still and know that I am God. Tahimik ka lang. Don't complain. Don't murmur.
kundi tahimik ka lang. And continue to focus the eye of your faith on the Lord Jesus Christ, on the promise of God. Sapagkat alam mo, lahat ng kalaban, lahat ng problems natin sa buhay nito, they are blessings to us. Amen. At finally, sa pagtatapos ko, as sabi ni David, Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Pinaghanda mo ako ng dulang, table na puno ng pagkain, represents the blessings of God. Although nasa harapan ko ang kalaban ko, still you desire to bless my life with all these blessings. Kahit pa pandemic yan, God can bless our lives. Amen. Kahit hindi lahat ng mga kapatid nakakadalo ngayon dahil may matatanda tayo na hindi pwedeng umatag talaga, okay lang yon, no problem. Kahit bumaba ang offering na ating church at meron tayong binabayaran lupang binili, hindi tayo nagpapanik, hindi tayo natitigating sapagkat alam natin ang supplier, ang blesser, ang provider natin ay ang Diyos. Umunti man tayo o hindi, may pandemic o wala, ibawal man ang pagtitipon, God can still bless us. At kung ano yung binigay ng Diyos sa atin na yun. Amen. Kaya, sa abot natin na kaya, huwag tayong mapapayod sa pagsuporta sa ministry ng Panginoon. Especially sa panahon nito na merong binigay sa atin ng Panginoon lupa na blessing. Let's continue to support the ministry of the Lord. Amen. So, praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Sabi sa Romans chapter 4, verse 21, yung pangako ng Diyos nangyari kay Abraham. When Abraham was fully convinced that the promise of God is true. Na-convince siya, fully convinced, sa King James, fully persuaded. So pag hindi ka totally 100% convinced sa pangako ng Diyos, hindi mo ma-experience yung katotohanan ng pangako ng Diyos. Your heart, the faith in your heart must be developed until your heart is fully convinced that what God has promised us is true and it will come to us, come to pass. Amen. Sino naniniwala, tapat ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpak po natin ang Panginoon. Hallelujah. Everybody, let's praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago natin tapusin, ipag-pray po natin ito. Prayer request. Si Mel Ricaforte, ang lakang, barado ang puso, nakakompile sa Community General Hospital, nasa ICU. Taas po natin sa Panginoon, ito pong si Mel Ricaforte, ang lakang, at barado ang puso. Lord, release your grace. Pan-dispersion, Lord, at abutin mo po siya sa ICU. I-lay hands mo po siya, Panginoon, at i-release mo ang kapangyarihan, anointing ng nagpapagaling. At Lord, I declare na lahat ng bara sa kanyang puso, supernatural, miracle, Lord, na tinatanggal mo lahat ng bara sa kanyang puso. In the name of Jesus, he receive it now. Amen, amen, amen. Praise God. Let's lift our hands to God. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako, tinanggap ko na ang katotohanan ng iyong pangako, mangyayari ito. Mararanasan ko ito. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah! Amen. All glory belongs to Jesus. Amen, amen, and amen, amen. So praise God, dahil dati meron po tayo Wednesday and Friday Bible study 7 o'clock sa ating official page, JCLG Ministries. No? So pakishare po, pakilike, pakishare yung ating mga videos at paggamit tayo sa Panginoon. God bless you all in Jesus' name. Amen. This is my desire to honor you. With all my heart, I